Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Sa linggong ito, isa na namang kasaysayan ang aming ihahandog sa inyo na kapupulutan ng aral sa buhay. Liham kasaysayan na ipinadala ni Melanie. At ngayon mga kaibigan, narito po ang unang yugto ng liham kasaysayan na pinadala ni Melanie. Dito sa ating dulang. Love and Memories. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalan kong Melanie. 25 taong gulang. Huwag na po ninyong banggitin ang lugar kung saan po ako nakatira. Nais ko pong maibahagi ang aking karanasan sa pag-ibig. At ganito ko po sisimulan noong ako ay 20 anos pa lamang. Mga kabarangay! Pag dumating ang barangay election, huwag ninyong kalimutan ang abang lingkod ninyo. Pag ako ang naswertihan na mapili ninyo, ipapangako ko sa inyong lahat, gagawin ko ang aking makakaya para maibigay ang kailangan na serbisyo ng mga tao. Ay, mabuhay ang simulatang sa tunod na kapitid! Mabuhay kayo! Mabuhay! Ay, naku. Ano ba naman ang aking mga kabarangay? Wala pang filing ng kandidato. Ay, nagkakampanya na sila. Alam naman nila na bawal. Pag may nagsumbong sa kanila, ay sigurado na disqualified na sila. Lede, apo. Ha? Lolo? Bakit po kayo nabas sa kwarto ninyo? Ano po bang kailangan ninyo? May nabibisit nga ako sa maingit dyan sa labas. Kaya sawayin mo ang mga yan. Baka kung ako pang sasaway sa kanila, eh baka mahambalos ko sila. Lolo, hayaan na po ninyo sila dahil nagkakampanya sila. Nakakahiya kung pahintuin ninyo sa kanilang ginagawa. Naku, Melanie po. Naiistorbo nila ako rito eh. Nakikinig pa naman ako ng mga magagandang awitin sa radyo. Pero kapag ako'y nainis, baka ako'y... kumandidato rin. Siguradong tatalunin ko silang lahat na kalaban ko. Ha? Lolo? Hoy, Milyo, parang narinig kita na inuutusan mo yung apo natin. Ano bang pinapagawa mo sa kanya? Alam mo ba, nangihingay na mga taong yan dyan sa labas. Yun palang mga kumakandidato na nangangampanya. Kahit hindi pa pwede, nandyan na sila. Bawal pa! Ay, bakit mo sila pinapakialamaan? Baka kung ano pang masabi nila sa'yo na wala kang karapatan na pakialaman. Kung ano ang gusto nilang gawin. Eh paano naman? Nakakabulaho ang mga yan. Nakikinig ako ng mga awitin dito eh, nang gaganda eh. Ang ingay-ingay nila. Eh siyempre, hindi sumunod yung apo mo dahil nahihiya daw nasawayan sila. Dahil hindi naman siyang dapat na sumuha sa mga yan. Ay nako. Hayaan mo na lang sila. Dahil pag nakita sila na kasalukuyang kapitan, ay sigurado na pagagalitan sila. Alam mo, kapag ako'y nainis, baka tumakbulin ako eh. Ha? At sigurado ako ang mananalo. Ay, tumahimik ka nga dyan. Matanda ka na ang yabag mo. Ay, baka ang sarili mo lang ang bubuto sa'yo. At tandaan mo ah, hindi rin kita ibubuto. Ha! Suleng! Ay mayroong dala,
kalimutan ko palang bumili ng shampoo noong namalingki kami ni Lola. Ay, hindi bali. Bibili muna ako sa tindahan para makapaligo na ako. Melanie, apo, may pupuntahan ka ba? Eh, parang nakita ko na kumuha ka ng pera doon sa lagayan. Ay, opo, Lola. Kasi nakalimutan natin na bumili ng shampoo nung tayo ay nag-grocery. Kaya pupunta muna ako sa tindahan at bibili lang ako ng aking kailangan. Sige, pero huwag kang magtatagal dyan, ha. Alam mo naman na maraming maritis dyan. Baka isali ka pa nila sa usapan nila. Eh, mga ingiter ang mga yun. Oo nga po, Lola. Kaya hindi ako sumasama. Pag niyayayan nila ako sa mga lakaran nila, baka ako pa ang gumastos dahil alam nila na nasa abroad sina mami at daddy. Tama ka dyan. Pag lumabas ka sa bahay, niyaya ka ng matalik mong kaibigan na gumala. Huwag kang magpapagabi, ha, para hindi ka mapahamak. Naintindihan mo? Opo, Lola. Lagi naman akong nag-iingat sa sarili ko dahil ayaw kong magka-problema sina daddy at mami. Aling-aning, pabili po ng shampoo, yung dati kong binibili. Eh, sandali lang, Belande. Kukuha kita. Ano ba bang bibiliin mo? Yan lang po ang bibiliin ko, aling-aning. Ito po ang bayad. Sandali lang. Aba, Melanie, buti na lang at nakita kita dito sa tindahan. Ang bala ko ay puntang sana kita sa bahay ninyo. Ha? Bakit? Ano bang sasabihin mo sa akin? O sige, para malaman ko kung anong kailangan mo. Sabihin mo na agad. Ang daddy ko ay gusto niyang magkandidato para sa kapitan. Kaya kukunin ka namin para kasama na magampanya. Ha? Ganun ba? Pakiusap, Melanie. Pumayag ka na sana. Alam ko na malaki ang maitutulong mo. Kaya pinapauna ko na ang aking pasasalamat. Eh, kwan kasi, Hiner. Bakit ako pa? Mabuti pang humanap kayo ng iba. Wala na kaming makita ng iba, Melanie. Ikaw lang inaasahan namin. Dahil ikaw lang magaling sa computer. Kailangan ka namin para sa paggawa ng mga poster. O ano, hihiyain mo ba ako? Ha, Melanie? Buti na lang at umuwi ka na, apo. Eh, susundan na sana kita dun sa tindahan . Dahil wala ka pa. Eh, bakit ang tagal mo, ha? Ano bang nangyari? Naku, Lola. May nadatnan po ako dun sa tindahan na kaibigan ko. Kaya nakipagkwentuhan po ako sandali sa kanya. Ay, ganun ba? Sige, kakain na tayo ng almusal bago ka maligo. Kaya ikaw na lang ang tumawag sa lolo mo. Dahil nagbibisit ako sa kanya. Hindi siya magpatalo. Pinipilit ang gusto ng hayop na yon. Ano? Hindi pa ba tapos ang away ninyo ni Lolo? Aba, kahapon pa yan, ah. Eh, paano kasi? Pinipilit niya ang gusto niya. Eh, ang akala niya siya ang tama. Pero mali naman siya. Hayaan ninyo, Lola. Kakausapin ko si Lolo. Sana ay magkaayos na po kayo. Dahil masamayang nag-aaway kayo . Matatanda na kayo. Pwede ba, Lola? Huwag na ninyong patulan ang lolo. Ay, matigas kasi ang ulo ng lolo mo. Ay, kahit nagkakamali, ayaw niyang tanggapin ang kanyang kamalian. Ay, nako, pakiusap, Lola. Huwag na kayong magtampo kay lolo. Kausapin na ninyo pag nandito na sila. Ah, sige po. At tatawagin ko na si lolo para makakain na. Sabay-sabay tayo. Hmm.
Halina kayo't kakain na tayo ng almusal para sabay-sabay tayo na kumain. Eh, mabuti naman at ikaw ang tumawag sa akin na po. Dahil kung hindi, hindi ako makakakain. Bakit naman po, Lolo? Ayaw ninyong kasabay si Lola, ganun ba? Eh, babalo naman kasi. Lagi niya akong kinukontra. Hindi ko rin siya mapagsabihan, kaya hindi kami magkasundo. Lolo, pagbigyan ninyo si Lola para hindi kayo mag-away. Saka dapat ay magmahalan kayo hanggang sa kunin na ng Diyos ang hirap ninyong buhay ni Lola. Ayaw ko ba dyan sa Lola mong yan? Bakit nagbago ang ugali niyan? Eh dati, haba ng pasensya, pero ngayon, eh laging mainit ang ulo niya sa akin. Kahit kunting pagkakamali ko lang, nagagalit. Sana naman, Lolo, unawain ninyo si Lola. Dahil ganyan po ang tumatanda. Wala na po silang pasensya. Kung kaya, kaya ninyo, ay huwag niyo po siyang patulang. Kahit ano pa ang sabihin sa inyo, kailangan na po kayo na magpasensya. At alam ko na maiisip din na Lola na dapat unawain din niya kayo. Hindi bali, Lolo, kakausapin ko rin si Lola para magkasundo po kayo. Ano, Hener? Nakausap mo na ba si Melanie? Ano, pumayag ba siya na sumama sa ating pangangampanya? Oo naman, Dad. Ako pa. Pag ako ang kumausap, sigurado na hindi niya ako pahihiyain. Bakit ba? Sinabi ka ba sa kanya para pumayag siya sa gusto mo? Dad, huwag na ninyong tanungin. Ang importante ay nagawa ko ang gusto ninyo. Magaling ka talaga, Hener. Ginagamit mo ang iyong utak para makamit natin ang tagumpay. Alam ko, hindi sila mananalo sa akin. Kaya gumawa ka ng paraan para hindi nila ako masingitan. Huwag na kayong mag-alala, Daddy. Kayang-kaya ninyong kausapin kung sino naman ang kalaban ninyo na kakandidato bilang kapitan. Hindi bale. Malalaman ko rin sa araw ng filing ng COC. At sana ay hindi nila ako tanggihan para walang problema sa aking panalo bilang susunod na kapitan ng ating barangay. Seros, hindi pa bibiyahe pag hindi kompleto. Sana meron nang dumating. Ha? Ay, Melanie. Saan bang punta mo? Pupunta rin ka ba sa bayan? Ah, ikaw pala, Hiner. Oo, may bibilin lang ako. Ikaw naman, may bibilin ka rin ba sa bayan? Ah, oo, Melanie. Buti na lang at nakita kita dito. Pupunta sana ako sa inyo mamaya eh. Para tanungin kung anong kailangan para doon sa ipapagawa ko sa iyo. Ay, ganun ba? Ah, yung ink lang at saka mga coupon. Ah, kwan, ililista ko na para hindi mo makalimutan. At nang masimulan ko na mamaya. At huwag ka munang pupunta roon sa bahay dahil magagalit ang lolo ko. Ganun ba? Sa bagay, alam ko na mahigpit ang lolo mo dahil nag-aaral ka pa. Pero, di ba, malapit ka nang makatapos sa kolehiyo? Oo, Hiner. Kaya nagsisikap akong makatapos para masulit ang hirap ng daddy at mami ko na nagtatrabaho sa abroad. Bilib ako sa'yo, Melanie. Kahit may ginhawa ng buhay ninyo, di mo pinababayaan ang pag-aaral mo. Di kaya ng iba dyan. Ako, nagsasayang lang sila ng pera. Hindi iniisip ang kanilang magandang kinabukasan. Kung mawala dito sa mundo ang magulang nila,
Tsaka na sila magsisisi sa bandang huli na hindi nila pinagtuunan ng kanilang pag-aaral. Ay naku, matatagalan tayo dito. Kaya hatiin na lang ang bayad dito sa tricycle para makaalis na tayo dito sa paradahan. At di tayo matagalan at makarating tayo sa ating pupuntahan. Lola, mamayang hapon po ay pupunta ako sa bayan ni na Mang Lawrence. Ha? Eh bakit, apo? Ano bang gagawin mo doon? Baka kung ano yan, ha? Lola, magkakandidado po si Mang Lawrence. At ako po ay pinakiusapan na gagawa dahil ako ang inaasahan nila. Dahil may alam po ako sa computer. Sige, pumunta ka pero huwag kang magpapagamilang masyado. Dahil delikado ang panahon, gaya mong dalaga. Opo, Lola. Pag nagabihan naman ako, sigurado na ihahatid po ako ng anak ni Mang Lawrence. Sige, basta yung bilin ko sa'yo. Huwag mong kalibutan para hindi kami sisihin ng mga magulang mo kung may masamang mangyari man sa'yo. Muwi ka kaagad pag natapos siyang pinapagawa sa'yo. Tapos ko na na-encode lahat ang mga kailangan sa pagkakampanya. Nakagawa na rin ako ng poster. At mag-print ako at ipa-xerox mo na lang, ha? Salamat. Oh, ayan na pala si Daddy. Ah, kumusta ang pag-file niya ng COC, Daddy? Ah, tapos ko na. At nakausap ko na rin si Diego. At umatras na siya. Ha? Aba, maswerte kayo, Daddy. Di wala na kayong kalaban. Meron pa rin. Ang lolo ni Melody, nag-file din siya ng COC. Ano po? Ano kaya ang gagawin ng lolo ni Melanie sa pag-file ng kanyang COC? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaan ang subaybayan ng pagpapatuloy at ikaliwang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Melanie dito sa ating dulang. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert De Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, June Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.